blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening, O Lord. Ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa gabi pong ito at kung kayo'y may dalang Biblia, inanyahan ko po kayo na buksan natin ito sa Kawikaan, ang aklat ng mga Kawikaan, Proverbs chapter 3, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 8. Ito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Anak ko, ang aral ko ay huwag mo lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bighati, gagaling ang iyong sugat. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin si Yahweh. Malakas na patuloy para kay Yahweh. God is good all the time. And all the time. God is good. Kamusta na mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa. Matalino, matuwid, marahal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. So, Kristo po sa gabi ito, naharapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya kapatid. Kapatid! Sa kapangyarihan ng Panginoon. Kapatid ng Panginoon. At sa gabay. At sa gabay. Ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Tayo. Tayo. Ay tatalino. Amen. Amen po ba? Amen! Palakpakan natin si Yahweh sa Diyos. So, mga brothers and sisters, we believe ano po, na ang pinagmumulan ng karunungan, no, the source of wisdom is the Lord our God. Amen! Ang pinagmumulan ng karunungan ay ang Diyos na ating po pinaglilingkuran at sinasampalatayanan. Kaya man kung ating nga siyang susundin araw-araw, isa sa puso at isa sa isip ang kanyang mga itinuturo, ay tunay pong mabubuhay tayo ng may katalinuhan. Katalinuhan at in a sense, of the knowledge of this world, but wisdom from Him. Ano po, sabi nga, wisdom beyond knowledge. Parang yung motto sa school namin yun dati, no? Wisdom beyond knowledge. So sige po, mari na kayo makaupo. Nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai. Ayan, praise the Lord. So alam niyo po ano, maibahagi ko lang. Itong topic na ito, I came up with this topic at gusto ko yung maibahagi sa bawat isa sa atin na sama-sama natin mapagnilayan. At it was inspired by a question to me ano, ng isang kabataan na dating kasama ko po sa NGO. Ano, kasi napabilang po ko sa isang NGO dati or non-government organization na nag-sponsor sa mga kabataang hindi kayang mag-aral. Ano po. So naging active po ako doon dati at naging youth leader din po ako. No? At nung nalaman nga po nila na pastor na daw ako, sabi ang pastor na, uy, pastor ka na, di ba? Magbigay ka naman ng ano, sa mga kabataan natin dito. Ano, magbigay ako ng inspirational talk or inspirational message ano, about the purpose in life. Ano, so, ano nga ba yung layunin o purpose ng buhay natin sa mundo? Ito kasi, ito yung pinakakaraniwang tanong ng mga kabataan. Ano po? So siguro, lahat ito na-encounter natin sa ating mga sarili. What is my purpose sa buhay na ito? Ano ba talaga ang plano sa akin ng Diyos? Ano ba talaga gusto kong mangyari?
ano ba talaga ang tatahakin kong profesyon? Ano ba talagang gusto kong maging buhay? Kasi karamihan tayo, gusto lang natin maging successful. Ano po? Lahat yan, lahat tayo, ito yung goal natin. We want to be successful. But along the way, hindi natin alam kung paano gagawin. That's why we are asking ourselves, ano bang gagawin ko? O paano ko maaabot yung mga goal o layunin ko sa buhay? Ano? So, may isang kabataan po no, na nagtanong sa akin. So sabi niya, Brad, ikaw yung kasama namin dati ano, sa isang NGO. So gusto ko lang sana magtanong sa iyo, ano bang may bibigay mo sa aking payo? So ang tanong niya, ano bang magandang gawin ko sa buhay ko ngayon? Ano? So sabi ko, Brad, kasi lalaki din, ano? Brad, napakalawak ng tanong mo. Pero masasagot ko dyan, ang pinakamagandang gawin mo sa buhay mo, mabuhay ka ng masaya. Ano? Kasi hindi mo pwede sabihin, sige, babay mo na yung buhay mo at bigay mo kay Lord. Kasi hindi makarapat dapat yun. So sabi ko sa kanya, mabuhay ka ng masaya at malaya. So sabi niya, paano ko mabubuhay ng masaya at malaya, Brad? So una sa lahat, syempre, aalamin mo ang dahilan kung sino bang nagbigay sa'yo ng buhay at kung bakit meron kang buhay. Kasi ang tanging makapagbibigay sa atin ng dahilan sa buhay natin ay yung gumawa sa atin. Tama po ba? Amen. Katulad na lang yan, ang isang palayok, ang layunin ng kanyang existence o ng pagiging isang palayok is to be used, siguro pwedeng paglutuan, pwedeng lalagyan ng mga halaman. Ano po? At yung gumawa lamang sa kanya, gumawa sa palayok, siya ang nakakalam kung para saan yung palayok na yun. No, yung potter, yung pot maker. So ganoon din tayo sa ating pong buhay, ang layunin o purpose ng ating buhay, mahahanap natin ito sa gumawa at sa lumikha sa atin. At kaya tayo nilikha ng ating Panginoon, sabi nga, no, is to share with us, na ibahagi sa atin yung kagalakan ng Diyos, ibahagi sa atin yung kasaganaan ng Diyos. Kaya nga ito po ang paniniwala natin, ano, na lahat na nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Amen. Tama po ba? Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng kalungkutan niya, pinapawi ng ating Panginoon once na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, sa Diyos nagmula yung buhay natin at siya lamang mismo ang nakakalam kung paano aayusin yung mga sira sa atin pong buhay. But sometimes, alam niyo po, no, we have to make decisions sa atin pong mga buhay na makapagdudulog din sa atin ng kabutihan at mas makapaglalapit sa atin pong Panginoon. And one of the best decisions na atin pong nagawa sa atin pong buhay ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Amen po ba? Harapin niyo katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kapatid, naniniwala ako. Talagang matalino ka. Amen po ba? Talagang tayo yung matalino, bakit? Kasi ang daming tumatawag sa atin sa mundo, pero pinili nating sundan at tugunan yung panawagan ay yung panawagan ng ating pong Panginoon. So pag sinabi ko pong panawagan ng ating pong Panginoon, hindi lamang yung sa vocation, ano po, na pagpapari, pagmamadre, pagbilinggo sa simbahan, kundi pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Yung paniniwala sa Kanya. Yung paniniwala na mayroong Diyos, na mayroong Diyos na gumagabay sa atin, mayroong Diyos na nagbibigay buhay sa atin, may Diyos na nagbibigay kabuluhan at kahulugan sa ating pong buhay. Ano? So, nung isang araw po, no, ako po ay nagdinilay sa isang libro na aking nabasa, at hanggang ngayon binabasa ko sa actually. So, that was a short interpretation of the book of St. Thomas, ano, St. Thomas Aquinas. And by the way, laking pasasalamat natin kay St. Thomas Aquinas. Bakit? Kasi yung idea of an infinite God, yung idea ano po, ng isang Diyos na hindi mailalagay sa isipang maliit ng tao, nakukuha natin pag-aralan sapagkat ginawang systematic ni St. Thomas Aquinas ang pag-aaral tungkol sa Diyos. Ano po? So nagpasalamat tayo ngayon St. Thomas Aquinas sapagkat sa ngayon, napag-aaralan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Napag-aaralan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Napag-aaralan natin kung paano siyang kumikilos sa mga pamamaraang hindi rin natin alam. Nare-recognize natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin kahit na minsan gulong-gulo ang isipan po natin. Ano? And so going back, sabi nga sa atin pong nabasa, no, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ano? So sabi nga sa Proverbs, isa yan siguro sa pinakaalam natin ano po na kawikaan. And by the way, ang sumulat itong kawikaan na to, si Solomon. Ano po si Solomon na nabigyan ng labis na karunungan ano po ni Yahweh o ng ating pong Panginoon. But despite this, ito kayong magandang ipinayo niya no, sa mga Israelita na tayo dapat ay magtiwala sa Panginoon. So, in all the wisdom of the world na nasa Kanya, ito pa rin yung pinaka the best na payong nasabi niya sapagkat ito ang pinakatamang bagay na gawin. Ang magtiwala sa Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo.
Kung minsan ba naguguluhan ka? Ano kaya ang sagot niya? Amen. Kung minsan naguguluhan tayo, no, lalo na kapag yung kausap natin walang direksyon yung sinasabi. Magulo din kausap. Ano po, lalo na kapag ang dami-dami natin lagi, nagkakatipon, ano, lahat tayo nagsasalita. Sabi nga ng mga in-check, ito yung isang special talent ng mga Pinoy. Ano, na kapag nagsama-sama ng mga Pinoy, ang daming topic na pinag-uusapan, pero lahat sila nagkakaintindihan. Ano po, so kung minsan, may mga bagay tayong hindi naiintindihan at dahil po dito, hindi tayo makagawa ng maayos na desisyon sa ating buhay. We cannot choose. We cannot decide. Ano po? At ang tanging magagawa na lamang natin kung minsan manahimik, palipasin ng oras, at hayaan natin na tumahimik din pati ang ating pong isipan. Kasi kapag ang isipan ng isang tao ay magulo, hindi ka talaga makakagawa ng maayos na desisyon. Totoo yan. Hindi ka makakagawa ng maayos na desisyon kahit masabihin mo matalino ka. Bakit? Kasi hindi mo mapagninilayan ng maayos yung bagay na bibigyan mo ng desisyon o pipiliin mo. And so, this is the reality of life that every day, we are being confronted with many decisions. Pag-iisip pa lang natin sa umaga, mga kapatid, may decision na tayong gagawin. Kapag wala tayong pasok, lalo na pag walang pasok, babangon na ba ako? Kung magpapatuloy pa ako sa paghiga, tinatawag pa ako ng tama eh. Ano, lalo na kapag bad weather, ano? Pag medyo maulan, masarap pang mag-yup-yup, ano? So, everyday, may mga decisions tayong ginagawa sa ating buhay. Kung anong kakainin natin mamayang dinner. Kung after nitong gawain, kakain pa tayo sa labas o hindi na. Ano, kung bukas, Sabado, wala tayong pasok, ano ba gagawin natin? So, araw-araw may mga decisions tayong ginagawa sa ating pong mga buhay. And we cannot take away the reality, ano po, we cannot take away the reality that some of these biggest decisions na ating ginagawa, it affects the life of others. Kung minsan yung decision na ginagawa natin, may mga epektong na nagagawa sa ating pansa sa buhay, sa ating sa mga taong malapit sa atin, sa araw-araw nating pamumuhay. Ano po? Kasi may mga desisyon tayong ginagawa na malaki yung magiging epekto sa buhay talaga natin. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng ating kapwa kasi meron silang kinalaman sa bawat isa po sa atin. But as of now, ito po ang pinakamagandang bagay na ginawa natin. Ano? Your best decision is to follow Christ. Harapin niyo katabi mo, sabi mo sa kanya, palagi mong tatandaan, palagi mong tatandaan na kapag ikaw masugid na tagasunod ni Kristo, lahat ng gagawin mo, tuturuan ka niya. Amen po ba? Alam po ba natin yung salitang masugid? Ano po? Pag sinabi natin masugid, ano po? Ayan, pag sinabi masugid, hindi lang siya basta masigasin po siya, masindi yung kanyang pagsunod. Pag umbaga sa English, avid follower. Ano po? So, yun. Avid follower siya. Ano po? Avid follower ka ng ating Panginoon. So, kung ikaw ay masugid na tagasunod ng ating Panginoon, makakaasa ka kapatid na yung wisdom ng ating Panginoon, mababahaginan ka. Mababahaginan ka. Bakit? Kasi kapag ikaw ay avid follower or ikaw ay masugid na tagasunod ng ating Panginoon, ultimo yung kalit-litang detalye ng buhay ng Panginoon o ng kanyang ginagawa, susubukan mong gayahin at kopyahin sa iyong buhay. Tama po ba? Tama po ba? So, kayo pong lahat ay may Facebook. Amen. Kayo pong lahat ay may YouTube. Pag sinabing may YouTube, hindi necessary nag-upload kayo ng video. Ha? Ano po? So, kung tayo ay may mga social media platforms na ganyan na access po natin, lahat tayo may kanya-kanyang pinapalong. Tama po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang pinapalong. Usually, yung mga pinapalong natin na yun, nai-influensya nila yung nagiging desisyon natin. Katulad na lamang yan. Kung may follower ni Dr. Willie Ong, alam mo, na itinuturo niya maging healthy sa buhay. So kapag sinusundan mo siya, yung mga tinuturo niya ang sinasabi, di po ako nag-advertise, ano? Yan. Disclaimer po, di po ako nag-advertise. Just for the sake of an example. Ano po? So kapag pinafollow mo siya at sinusundan mo yung mga payo niya sa buhay, kapag ikaw ay may sakit na ganito, yung mga sinasabi niya, i-apply mo sa buhay mo. Iiwasan mo ngayon yung mga sinasabi niyang iwasan para ikaw ay maging healthy. At kapag ikaw ay naman na may pinapalo na artista, kung paano siyang manamit, usually ganun ka rin nagiging manamit. Paano siyang umakto, paano siyang magsalita, usually, ginagaya din natin sa ating mga sarili. So, some of these people ano, are influencing us. Nagkakaroon sila ng epekto sa ating buhay pagdating sa mga decision din natin sa ating pong buhay. And so, balikan po natin, ano? Ayan, so sabi nga, the best decision that we have made so far is to follow Jesus. Now, ito po yung panginilayan natin sa gabi po ito kasi hindi lang mga kabataan po ano ang
ang may question regarding this, but yung mga tithe, ano po, yung mga tao na sa bigla